Thank you.
paibak na nagpapawat sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? May pangkat na mga duho sa ating tumaligid para akong nasa gitna ninyong asong mababangis. Mga kamay ko at paa, butas sa pakong matulis. Ang dulo ng katawan ko ay mabibilang sa masin. Diyos ko, Diyos ko, kabakilahan ako iyong pinabayaan. Pinaghati natin nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad natin, tinukay, hinaan sa sakalaan. Huwag mo akong ulilanin, huwag kalikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulog. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako ay iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo ay pinarayag ko sa lahat. Sa gitna ng patulungan, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng labis ng kanyang lingkod. Siya'y iyong kapilarin, kayo'y ang kanihakot. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako rin iyong pinabayaran? Pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, mga magsyari Diyos, ay hindi nagpili ng marami kapantay ng Diyos. Bagkus, inubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawa ng tao at namuhay ng isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masuluni hanggang kamatayan. Oo, hanggang sa matayan sa krus. Kaya naman siya ay pinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano pa ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay nanginigluhod at sasangga sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa itararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ang pagbabasakit ng ating Panginoon sa Kristo ayon kay San Marcos. Sumayin niyo, Panginoon.
Dalawang araw na lamang nag-isa na ng Paswa at ang tinapay na walang ipatira. Ang mga punong sasakyan at ang mga eskiba ay naghahanap ng paraan upang ang bilid na may patakip sa Jesus at may papagaya. Sinabi nila, ngunit huwag sa magistahan, baka pagkagulo ang mga tao, naway nasabitan niya sa Jesus sa bahay ni Simon Pedro. Samantalang si Tumakay, tumatingin sa matay. Pinawaga ang punong agad ng mapunong serdote at managaga ng bali. Ang mga eskiba at ang ipapagdungon sa nigrid. Ipinatapos nila sa Jesus at nila kay Pilato. Ikaw ba ang ari ng mga hudyo? Ganon sa kanya ni Pilato. Kayo na ang nagsasabi, ito naman ni Jesus. Nagarap ang maraming sumpo ang mga punong sa serdote dapat kay Jesus ay muling pinatong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narating mo ang bangin ng kanilang sumpuklaman na suro. Ngunit hindi na tumugol mo sa Jesus. Kaya't nagtakar si Pilato. Tuwing isa ng Paswa, ay nagtapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hiningin sa kanya ng taong tayo. Nakapilagro mo ng isang lalaki na gangalang Barabas. Kasama ang ibang nagimagsik at nakapatay ng magdaang nagimagsikan. Lumapit ang mga tao ng hiling kay Pilato ng isa gawa na ang kanyang pinahugay ang pagpapalawa ng isang bilanggo. Ibig kanyang ang palawa ng mga araw ng mga hudyo. Sanaw niya sa kanila. Alam ng Pilato na hindi ito nagugod sa mga punong sasagdote na galing sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao ay sinusulat ang mga punong sasagdote na si Barabas ang hindi palayagin. Kung gayon na siya ang gagawin ko sa tao ito, pag pinatala mo yung hari ng mga hudyo, tatang muli ni Pilato, ipako sa krus, ikaw na mga tao. Bakit na nung bang kasalanan niya, ang Pilato? Ngunit lamang ang sumunod ng mga tao, ipako siya sa krus. Sa pagkahanan ni Pilato, mga pagkiba ng mga tao, pinalagay niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ipinigilis ng kanya upang ipako sa krus. Pinalagay ng mga tao si Jesus sa pretoryo. Ang tirahan ng gobernador at kalimang pinipo ng buong batalyon, sinugtan nila sa Jesus ng isang balakaw na purpura. Kumuha sila ng alamang matulik, ginamang korona at tulungan sa kanya at sinulipatuhiwang ng bukay at dumami sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga ulo. Siya'y pinaghahampas nila ng pangdu sa ulo. Pinalunuran at palibak na inilunuran at matapos ng kaya ni siya inalisan nila ng palaban. Kinuutan ang selo ni Nabi at inilabas upang mapako sa krus. Nasalunan nila ang lalaking dahil sa tubig si Simon at Abya Sirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pinigin ang ipinapasal sa kanyang krus ni Jesus. At tumingan mo na sa Jesus sa lugar ng tawag ni Golgotha. Ibig sabihin, buwan ng muno. Binigyan niya siya ng alam na may kahabang mula. O hindi niya ito, ipinako siya sa krus. At sa palagay sila upang malaman kung alin sa kanilang sa kanyang panagamit, ang kapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga at ipako siya sa krus ni Jesus. Sa itaas ng krus, itulad ang sangkalaban sa kanya, ang hari ng mga hudyo.
Dalawang kurusahan ang sabay na ipinamong sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sabay na tupad ang mga sarap sa kasulatan, ibigilan siya sa mga salamit. Inutak siya ng mga nagdaraan at tapang-tapang nagsabi. Iba'y parang hindi ko lang ang templo at muling magtatayo ito sa loob ng tatlong araw. Iligtas mo rin yung sarili. Bumabaan sa krus. Binugyan siya ng mga tulong sa sarili at mga iskriba. Alam sabi ng isa't isa, iniligtas niya ang iba kung hindi maligtas mo sarili. Bakit tayo ang ating bumaba sa krus ang Mesiyas niya? Mahali ng Israel, maniniwala tayo sa kanya. Inalipas natin siya ng mga nakapangot na sabat. At ang dinin sa buklo pa rin mula sa panghalong tapat hanggang sa tatlong hapon. Nang magiging tatlong hapon, siya susunod-sunod. Eloi, lema sa baktan. Nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinapayaan? Bakit mo naman sa mga nakatagawa, bakit ka nilang sumabi? Pakita ninyo, pinatawag mo sa Diyos. May tumakmay at kumuha ng sikoma, ito'y binasa ng mga sinahalak, at pagkakaroon sa inilagay sa tulad ng isang tapo, ating Yesus kay Jesus. Sabi niya, tingnan nga namin yung dalawin sa Diyos upang ilawa siya. Sumigaw ng magpalakas si Jesus at nalagubang ng hininga. Bumuhod mo tayo sa mandali. Biglang nawahak sa ilalim ng tabi ng templo mula sa ilasang nagsi baba. Nakatayo sa harap ng puso sa tabita ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. At sinabi niya, tunay ng anak ng Diyos ang tao nito. Ang abuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Kristo. Sumainyo ang Panginoon. Ngayon po, katulad ng pinayag sa pasimula na ating pagdiriwang, linggong ito, ang linggo ng palasmasay na simula ng Simana Santa. At ang ina po natin niya yung alis, dalawa ang ipaghiyo natin ngayon sa araw na ito. Yung isang karamihang pagpasok sa Jerusalem, ang mga pangyayari na naganap sa araw ng Biyernes Santo. Yung ating pangalawang ipaghiyo ay ito yung mga nangyari ng Biyernes Santo. Isang parang pagpasok ng Jesus sa Jerusalem at isang pagkamalay, paglilitis at pagkamalay ng ating Panginoong Jesus Kristo. Kaya bago na kung saan ay ito yung pagkulay ilang natin yung kawabaraan ay pinakaawag ni Jesus na papalakaw ka ng tao then ipapako ka sa krus. Kaya huwag na tayo magpaka kung makarangasin tayo ng ganitong uri ng karamasan na
sapagkat ito'y bahagi na naging karanasan din ang aming Panginoong Jesucristo. Halos na kung saan ay maunawa natin dahil sa pagninilog sa mga araw na ito. Ay ito na naman ako ng matuunan ang kansin. Yung pamamaraan ng hinahang ng Diyos. Kasi po yung unang pagbasa, makita ko namin yung alis, yung malangyang pagbasa ng Yesus sa Jerusalem ng alis. Na sinariwan namin kanya sa pamagitan ng pagbabasbas ng mga palasbas ng mga alis. Na pagmula na kay Jesus, walang alak ni David. The fulfillment of the great promise. The promise of salvation. Kaya ang kanilang itunay ay tulog ng binig na sa amin mula sa kasalanan. Itulog ng anak ni David. A title na kung siya ay tinatulog ng tukoy sa tinatawag ng Mesiyas. At tinatawag natin Kristo ang Diyos na tagapagligtas. At yun ay, ano, kung kaganapan ay walang iba, kundi sa Jesus. Kaya, yung pamamaraan ng ramon nyo, pamamaraan ng Diyos. Pamamaraan ng Diyos. Sana kayo malibaan mo ng aming pagtubay na maunawa natin yung mga pangyayari. Sabi na natin yung panahon na ito ay isang panahon na nawa ay makita ng tao ang dakilang kahalagahan na tinatawag natin passion, death, and resurrection. Pag sinabi natin passion, pag sinabi natin passion, kaya rin, kaya ang salitang passionate, makulay, maramdamin, full of passion, full of emotion. Bahagi mo na kung saan ay makita ko natin na inanis na ipakita ng Jesus kung patuloy na kahimutang isa sa katatayuan. Ano ba ito? Ito ay tumutukoy naman sa nakita namin, palimita namin kanilapat. Ay nawa ay lalang maging sabay natin sa lipunan natin ginagalawan. Na maunawaan natin na ito ay isang pakilisa natin kay Kristo. Ano ba ang panahon ito? Sabi nga natin ay ngayon ay matutunan natin ay malalas ang pabalimahan kasi pinapamanin ngayon ng basis ng San Pablo na matutunan natin yung sa usapin ng divorce. Sa usapin ng divorce. Kasi ngayon po yung divorce ay nasa pero hindi na approve na sa mababang papulungan sa Kongreso. Hinihintay yung Senado. Magandang kung magpahayag yung presidente na alin niya ang divorce. Pero ay hindi na kailangan kami dalawang tunay ng pagdarasal na huwag magkaroon ng divorce. Bakit mayroong divorce? Well, ano ang kadalitanan? Pero yung isang bagay kung saan, sabi nga kung may yung sulat ng isang Catholic Jesus Conference of the Philippines bilang kuha ng kanilang pagpilingan noong kanilang General Assembly ng January na walang problema lang kung hindi yung kasal katoliko. Kasi hindi naman lahat ng kasal ay kasal na pinagsama ng Diyos sa atin.
Pag sinabi natin kapal, pinagsama ng Diyos. Kaya kung wala ng Diyos, pinagsama ng Diyos, hindi pag-iwalay ng tao. Pero, nawang makita natin na alam, naman may panahon ito pala ang nalulungkot kasi sa pangalawan ng sumpa, one of the ultimate human na mararamdaman ang tao sa lumbing na ito ulit, the union of man in woman in marriage. Yan ang isa sa mga intimate union. Ngayon, nakapag-divorce ka. Kasi, sabi na natin, ay medyo kompasyon, kaya nung nakalakot ng pasyon, ay depression. Kalungkutan. Kaya, hindi kusot na lamang marriage. Yun ang kanilang pagkaunawa. So, hindi mo natin maintindihan na kung saan na gano'n na hindi nakapanood ng buong mga kaunawa na maturuan tayo sa dalangan ng buhay na itinuturo ng Jesus na nangyari ng kanyang pinatawag ng Estrella Pascual. Paghihirap, pagpapatay at pagiging pagkakuha. Ngayon yung isang bahagi ng pagkaraanan. Kaya kung sinasabi niya, sa hirap at inama, sa susa at tulay. Yan po naman yung kanya. Pero hindi magkikita yung kapatalan. Kung nasa Kristo. Kapatalan si Kristo. Pag hindi na unawahan si Kristo. Na kung saan ang makita po natin. Kaya maliwanag po ko sa itabuhay ng pinahayag ko ng alam. Ang maliwanag kay Kristo ay kanyang misyon. Sa hirap at sa dusa. Sa bigaya. Ay panulangan sa alam. Pinalakpakan mo siya ng tao. Hindi siya nawala sa misyon. Magpakpon mo siya sa kus. Panulangan sa kanya ang misyon. At ito na lang ang maling bahagi ng lawan sa pagkahapin sa buhay ni asawa. Sabi ko nga ay kalinaw mo na yun. Pero ang kalinig na naman mas ngayon, hindi na naman ngayon matawagin natin yung shotgun marriage. At hindi na rin naman ngayon yung uso ay magandahan. Kalinaw kasi nag-isa ako doon sa Hillside. Isa sa mga sinto natin. Ay nakausap ko yung tatay ng mamatay. Sabi ng tatay na namatay. Ay nung 1979, meron siya napagpagpig doon sa San Pedro. Kasi gawa na gusto siya ipakasal ng kanyang magulang at isang babae hindi niya ito. Hindi niya kilala. Matandaan. Kaya ibinenta niya yung kanyang baka. Ando, hindi pala baka. Ang kanyang karabaw. Noong 1979. Ibinenta niya raw ng 50 pesos. Noong panahon na yung 50 pesos, marami na yung pararating. Ngayon ang 50 pesos mo, hindi ka makapibili ng iyong kakaliyan. So, ibinenta niya lang sa kanya 50 pesos, kaya napatkod sa rito sa San Pedro. So, kasi tumakas lang daw ang ayaw niya magpakasal sa gusto mong magulang niya. Siguro, kinakailangan natin ang patuloy ng pag-aaral kapag pinag-usapan din natin ang kawaling kasal. Kasi alam mo, 14 years ago, ano pala, 14 years ago, 1779, that is 1993. Ay, ako mo na ay 4-year theologian. Ay, inclusion ako ng parish priest na or former superintendent o pahalagod. Ay, ganun din. Meron din akong experience. Nalo, gusto niyo pakasal ng iyong babae.
tuwang sa lalaki na hindi niya namang gusto. Ewan ko lang yun, kung ano ngayon, meron pa rin. Ang ganitong uri ng patawagan natin yung matandaan. Pero sa maging maluwanan tayo na sa buhay ng asawa, ay maging maluwanan ito, yung babae, ang lalaki, na kasamahan ko bilang aking asawa, na kami magsasama sa hirap at pusa, sa ginawa at kaligayahan, na kung saan mo maging lakas na luha, bakit naman yun na yung pastor Moses, death and resurrection, ay dinuturo mo yung panahon ng ito ng paresma, at ang lalagay na yung panahon ng mahal na araw. Kasi, bahagi yun, meron dyan honeymoon stages. Yan ay masasayang bahagi. Pero makita naman ay may kususunso. Mayroon na nakalang pamatay. Mamatay yung asawa, mamatay yung ganyang kalamutan. Mga bahagi yun, kung saan ay magagawa na magbibigis yung asawa. Gawa mo kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. Pinakailang mamatay sa kanyang kagustuhan na kalahit na itagulog na ang Panginoong pamilya, makapag-aral ng mga anak. So, yun po yung nama o yung nangis na magpangalaga. At yun yung nagagawa natin ngayon sa pamagitan ng patuloy na pagbibigay namin ng pag-isa. Sa panahon na ito, ng pagmuran, pagkamatay at muli ng pagkabuhay ng ating pagmusik. At mga palitin, pananamin natin ito ay sinit na mapahalagahan sa buhay ng asawa at sa pamilyang Kristiyano. Katulad din po ng pinakalang si Camero, may mga tao magdadali na iisip kung nag-divorce. Pero siya strong. Lagi for divorce. Parang may sinasabi, kahit ang tao, ang hindi, ang bayan ang hindi ko amay sa divorce. Yung tao na rin sila ay may divorce. At ang hindi sa tiba, hindi na mag-Kristiyano. Hindi naman yung mga Hudyo. Kahit ang sila sa sayo, ipinamanak. Kaya bago na kung saan yung nakita natin. Kasi, bago yun, no? Ay, may tumalakot na ito, yung mahirap yung mensahe na hinihili. Pero ito, kapag, kapag hirap, divorce na tayo. Kapag may isa, kapag kasama tayo. Pinakita na natin ituro, ang turo ng pasyon ni Jesus, ng kanyang pagkabatay, ang nangganyan ko rin pagkabuhay. Alin ka, ituloy pa rin tapat sa turo ng ating Panginoon sa Kristo. Upang tunay natin makamit ang buhay na walang hanggan. Habang kayong mag-iisa na mong mag-iisa natin ngayong panahon na ito, isama po natin sa ating mga panalangin. At isama ninyo sa inyong pag-usapitisyo. Isama ninyo sa inyong kawang gawa. Isama ninyo no, sa inyong pag-aaluno at abstinensya. So, bahagi yun ako sa may tugunan natin. Maging intensyon natin ngayong panahon na ito ng mahal na araw.
sumasampalataya ako sa Diyos, Ama na mapakamalian sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay sa Kristo, ng isang anak ng Diyos, pakiwala ng lahat. Amen.